Magandang araw mga bata, magandang araw mga magulang. Ako nga po pala, si Ginoong Aristotel Carlos ng Santo Rosario Elementary School, guro ng ikalimang baitang. Tunghayan natin ang isang video lesson tungkol sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Handa na ba kayo? Tara na! Kumusta mga mag-aaral? Nandito na naman tayo para pag-aralan ang ICT and Entrepreneurship ng EPP. Module 4 na may paksang wastong pakikipag-ugnayan gamit ang ICT. Sa araling ito, matututunan ninyo ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan, na kung saan na ipaliliwanag ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Nakakasali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. Handa na ba mga bata? Pero bago yan, makikilala nyo ba ang mga sumusunod na application icons na ipapakita ko? Kumuha ng sagot ang papel at isulat ang mga social media platform na inyong makikilala. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, at ang pang-walo. Narito ang mga kasagutan mula sa unang pagsubok. Nakuha ba lahat? Kung ngayon, dinapati ko kayo. Kayo ba'y nakagamit na ng mga ganitong applications? Kung gayon, malalaman natin sa ating pangalawang pagsubok. Lagyan ng check ang mga hanay na hindi pa nagamit 2-5 beses ng ginamit o madalas ginagamit. Anong teknolohiya ang kailangan natin para ma-access ang mga application o media files? Tama, internet! Ang pamamahagi at pagtanggap ng dokumento o media file ay ginagamitan ng internet at kinakailangang sumunod sa mga panuntunan ang bawat gagamit nito upang maging ligtas sa anumang kapahamakan. Sa paanong paraan naman natin makakausap ang ating mga mahal sa buhay na nasa abroad, mga klase, kaibigan na kahit saan panig pa ng mundo at kahit anong oras nais? Ito ay sa pamamagitan ng chat, live or real-time at pagsali sa discussion forum. Ang chat ay pakikipag-usap sa informal na paraan ng 2 o higit pang tao sa pamamagitan ng internet. Kailangan mo nang i-type ang nais mo sabihin sa iyong kausap para matanggap niya ito. Kaagad naman itong matatanggap ng iyong kausap at maaring makapagbigay din kaagad ng kasagutan live o in real time na nangyayari ang pag-uusap dito. Maraming pinanggagamitan ng chat ang mga kabataan ay nahihilig dito para makausap nila ang kanilang mga kaibigan. Nagagamit din nila ito para makakuha ng mga bago pang mga kakilala. Maging maingat lamang sa pagtanggap ng mga bagong kakilala at maging kaibigan kalaunan sa mga nakikilala sa pamamagitan nito. Sa inyong palagay, saan hango ang mga na-screenshot ng mga larawang ito? Tama, ito'y hango sa group chat o discussion forum. May mga itinakdang patunan ang mga nangangasiwa ng discussion forum o chat. Dapat alam natin ito para hindi tayo mapahamak. Dapat tiyaking importante at kung maaari ay kakilala ang mga ka-chat. Gamitin lamang ang chat sa makabuluhang usapan.
Maaari mo rin makita ang iyong kachat sa pamamagitan ng paggamit ninyo, pareho ng web camera o webcam. At kung nakikita man o hindi ang kausap sa pamamagitan ng webcam, nararapat na igalang ito. Laging maging mahinahon sa pakikipag-chat. Iwasang magbitiw ng masasamang salita, manigaw at iba pang hindi magagandang asal. Ang Skype, Viber, FB Messenger, Zoom, Google Meet, Imo at WhatsApp ay mga kilalang app sa pakikipag-chat. Iwasan naman ang paggamit ng all caps o nasa malaking titik kapag nagsusulat ng mensahe. Tila naninigaw ang pakahulugan nito. Iwasan ang labis na paggamit ng emoticons o smiley faces sa pagpapakita ng mensahe sa email o maging sa pakikipag-chat, personal man o sa pagnenegosyo. Nakabatay pa rin sa nilalaman ng mensahe ang paggamit ng smiley faces or emoticons. Tandaan, ang pakikipag-chat ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na kagamitan sa pagnenegosyo, edukasyon, pamilya at mga kaibigan. Subalit ito rin ay maaaring makapagdulot ng mapanganib na sitwasyon. Kaya nga may mga alituntunin, netiquette or chat etiquette na dapat isaalang-alang at sundin upang matiyak ang kaligtasan ng bawat individual. Sa mga magulang o guardian, nararapat na sinusubaybayan nila ang mga bata habang nakikipag-chat. May mga taong madalas na mag-log in sa mga chatroom na gumagamit ng ibang pangalan upang kunin ang atensyon ng mga mas batang gumagamit ng internet. Ang iba sa mga ito ay may masamang intensyon tulad ng paggawa ng pornografiya gamit ang mga bata. Kung hindi ginagamit ng maayos, ang pakikipag-chat ay maaring humantong sa pangingitnap, pagnanakaw at iba pa. Gayon din maging maingat sa pagda-download ng anumang file na maaring may lamang virus. Baka masira ang inyong mga computer units. Iwasan din ang pagbibigay ng anumang personal na impormasyon hangga't maaari. Huwag ilagay ang lahat ng detalye tungkol sa sarili. Ang mga taong may masamang intensyon sa kapwa ay laging nakaabang sa kanilang mabibiktima sa pamamagitan ng online chat. Kaya, mga bata, doble ingat sa paggamit ng internet. Para malaman kung kayo may natutunan, magkakaroon tayo ng talakayan sa pamamagitan ng online forum. Gagamitin natin ang Google Meet. Pagbibigay ako ng URL address o link sa ating group chat para kayo ay makasali. Naging madali ba ang pakikipagtalakayan gamit ang discussion forum at group chat? Ano ang mga naging issue o balakid o naranasang problema habang isinasagawa ito kung mayroon man? Paano magiging ligtas at responsable sa paglahok sa mga online forum at group chat? At para sa huling pagsubok, iyo ay mabibigyan ng puntos batay sa bawat pamantayan na inyong nasusunod. 5. Bilang pinakamahusay. 4. Mahusay-husay. 3. Mahusay. 2. Hindi mahusay. At 1. Kailangang paunlarin. Sana'y sa video lesson ito, kayo ay may natutunan tukol sa wastong pakikipag-ugnayan gamit ang ICT. Tandaan, maging maingat sa paggamit ng internet. Paalam, hanggang sa muli!